Mr. Duende, meron po akong something para sa inyo. Pwes Putnik? Yaya Marites, kayo po ba yan? Teka, parang hindi na duwende yan ah. Parang may taong nakaapak na dyan eh. Sino ka? Ilang beses mo na sinubukang saktan si Grace? Ano nangyari? Wala, di ba? Do you think you can do any better? Hindi. Aba! Talagang pinadadali mo ang trabaho ko. Hindi ako natatakot sa Grace. Haley, can we talk? Kanina mo pa ako. What is your problem? Why don't you ask yourself why? Don't act like you don't know the reason. Will you stop acting so immature? Wow. Ako pa yung immature? Sino ba sa ating dalawa ang sumugod sa bahay ng boyfriend ko at nakipag-away sa nanay dahil ayaw mo lang ng relationship namin? Hmm? Do you know how 90s teleserye that sounds? Look at you. You look so modern, yet ang luma mo mag-isip. Huwag mo nga akong kausapin ng ganyan. And just so you know, nangyayari pa rin yan ngayon. I don't care if that happens to other people. That's their lives. This is mine. And what's so wrong about a girl like me falling in love with a guy like him? Hey, Nate, magkaiba kayo ng status, ng lifestyle, ng mindset. You were destined for greater things. You're gonna be some big film director one day, and hindi makakahabol sa level mo ang isang poor farmer. I'm just trying to save you from wasting your time with that boy. Well, fine. I guess that makes us even. Because you wasted your time chasing some guy na ayaw sa'yo. But Ate Venus, do you know the difference between your situation and mine? It's that we actually love each other. Below the belt na yan, Haley, ah. Ma'am Venus, hindi naman sa kinakampihan ko si Haley. Pero hayaan mo na yung bata. At least, isa sa inyo, happy ang puso. Ah! Excuse me po? Sino ka? Kumuha muna ng pagkain mo. Weh, di nga. Ikaw nga yun. Ako ang nagdala ng book sa kwarto mo. Talaga ba? Ikaw din yun? Pero hindi ako duwende. Eh di, sino ka nga? Ako si 11, 15, 2, 12, 78, 15, 22, 31, 12. Bakit puro numbers yung pangalan mo? Pero hindi ako ang mami mo.
Ako si 11-1-28-5-22-9-12-5. Alien ka?